Okay, magandang araw ulit mga kaibigan. Narito po muli ang inyong lingkod, si Mangis Valvulario. Pasensya na kayo, hindi ako nakapag-record kanina ng kagabi. So, bago ko matulog ngayong umaga, ngayon ako magre-record. So, ulit ng mga balita, si ang presidente o head ng Philippine Airline Holdings na si Lucio Tan ay sumakabilang buhay na po. Wala na siya. Kaya mamaya pagkagising ko, maaga po akong magtutungo sa dun sa kwan sa bahay nila para alukin po siya ng paninda natin. Buy one take one nakabaong. Tapos may libreng GRO kapag nag-avail sila, may libreng GRO para aliwin yung mga makikilamay, di ba? Joke lang. Pero namayapa na po si Lucio Tan kahapon. Ngayon po yun po yung nasagap kong balita sa aking bubuit. Yun po yung binulong sa akin ng aking bubuit kaninang madaling araw. And then, sa pangunahing mga balita naman po mga kaibigan na binabalak nitong si Vice President Lenny bilang siya ngayon ang nakaupong drug czar. Siya ngayon ang drug czar. Or siya po kasi ang co-head or co-chair ng ICAD o yung drug campaign ng ating administrasyon ngayon. And pinapaubaya po sa kanya ng ating mahal na presidenteng si Rodrigo Duterte ang pamumuno sa drug campaign ng administrasyon. So, unang-una po gusto po niyang tanggalin ang Operation Tukhang. Though, ang sabi po niya, gusto niyang alisin ang Tukhang dahil dun sa para maiwasan daw yung bloodshed. Though, hindi, ewan ko kung alam niya o baka hindi niya alam na dalawa po yung ikinasal ng ating pamahalaan sa nakampanya sa illegal na droga. Yung unang-una po, yun po yung Operation Tukhang. Yun po, dun po yung maraming sumuko. Yun yung una, yung Operation Tukhang. And pagkatapos ng Tukhang, dun po ikinasa yung Operation Double Barrel. Yun na po yung maraming namatay dun sa Double Barrel. Sa Tukhang din naman. Kasi ibig sabihin ng Tukhang is kwan pinagsamang Tok-Tok tsaka Hangyo. Yung parang knock and plead. So dun maraming sumuko. Pero yung maraming namatay na drug lords tsaka mga pusher na mga nanlaban, sa kwan po yun, sa Operation Double Barrel, hindi po yun sa Tukhang. So ang gustong ipatanggal ngayon ni Vice President Lenny Robledo ay yung Operation Tukhang. Ewan ko kung alam niya, pero minsan may kahinaan din kasi kukoti ng hinayupak eh. Damuhong lintek na, ewan ko nga ba? Though tingnan natin na pinapayagan naman siya ng ating Pangulong Duterte na gawin ang lahat ng kwan. Sabi nga ni Ginong Panyelo, ang spokesperson ng ating presidente, sabi niya, she will get what she wants. Ibibigay lahat ng gusto niya. Ayun ayon kay Ginong Panyelo. Para nang sa ganun, pumalpak man siya, wala siyang masisisi, wala siyang pwedeng sabihin, ayaw niyo kasing yung mga plano ko, ayaw niyo supportan, di ba? That is why, binibigay sa kanya lahat ng karapatan, lahat ng gusto niyang gawin, binibigay sa kanya, bahala siya. Sana nga magtagumpay siya para maganda rin naman yung plano niya kasi magkaroon ng maiwasan yung bloodshed, pero mawawala ang drugs sa buong Pilipinas. Though hindi man tuluyang mawala, at least ma-minimize ng super duper trooper minimize talaga na kumbaga mga kokonti na lang matitira. Maganda rin naman yung plano niya na maiwasan yung bloodshed. And hopefully magtagumpay siya. And kaya nga lang, I doubt na magtatagumpay siya ng kasi may unang-una may kahinaan siya, then maraming issue na lumalabas kasi sa kanya na yung isa sa mga
pinaka most wanted sa drugs sa PDEA, pinaka most wanted ng isa sa pinaka most wanted ng PDEA doon sa parteng Mindanao, eh lumalabas na bayaw pala niya. O may mga issue lumabas na ganun. Kaya pala every step na gawin ng pamahalaan noon kontra sa droga, lagi siya nakakontra. 'Di ba? Kung napansin niyo, dami niyang mga punan, dami niyang mga kwanso. Pinamahala sa kanya ngayon ang itong anti-illegal drug campaign ng ating pamahalaan. Umaasa rin ng though nakikita ko rin na parang something, I smell something fishy rin naman kasi na parang gusto lang siyang gantihan, parang ganun. At marami rin naman talagang nag-iisip ng kagaya ng pag-iisip ko na yung kagaya ng iniisip ko, I mean, yun bang kapag pumalpak siya eh mapapahiya siya, parang ganun. Oh, malamang ganun na rin. But at least, binigyan siya ng trabaho kaysa naman na ilang taon na lang natitirang panunungkulan niyo, ilang taon na lang, pero may nagawa na ba siya? Wala pa, di ba? Oh, ah, meron, may nagawa siya, yung magpakatanga sa harap ng mga press, yun ang nagawa niya. Kakahiyak-iyak. Ew. Di ba? Eh, pero pagdating sa mga projects, sa mga kapakanan ng sa welfare ng mamamayang Pilipino at ng sambayan ng mamamayang yung mga masa, yung kapakanan ng masa, wala pa naman siya nagagawa. Then lagi niyang sinasabi na ayaw daw siyang bigyan ng trabaho, mga ganito. O ngayon, binigyan siya ng trabaho. Pero alam niyo ba na lumalaki ang ulo nito, na ewan ko kung bobo lang talaga o talagang bobo lang. Kasi bilang drug czar o bilang co-chair ng ICAD o ng anti-illegal drug campaign ng ating ng ating pamahalaan, ang posisyong hinahawakan niya ay cabinet position. That means, isa siyang miyembro ng gabinete. Pero nag-issue siya ng statement, I think kahapon o nung isang araw lang, nasabi niya, hindi siya attend ng cabinet meeting kapag hindi personal siya ang inimbite ng presidente. Anong katarantaduhan yun? Paki-explain. Ano to? Bobo lang ba talaga to? O talagang tanga lang? Member siya ng cabinet, ng gabinete, and a cabinet member don't need an invitation. He must, she must attend all cabinet meetings, and in case that she is not able to attend a cabinet meeting, she will inform the secretary ahead of time. Yun yung rule. Kaya ngayon, nagpapa-importante daw, hindi raw attend ng cabinet meeting kung hindi siya personal na iimbitahan ng presidente. Oh boy, special kang lintek ka. Sarap batukan eh, no? Hindi ko alam kung nagpapakipot dahil hindi niya alam yung posisyon niya, o nagpapakipot dahil tanga lang, o nagpapakipot dahil bobo lang, o nagpapakipot dahil talaga nakikipagmatigas eh. Ewan ko ba dito? Jesus, Ginoo. Abogado pa man ding naturingan. Ano kaya to? Nagbayad kaya siya ng... Pero ang pagkakalam ko, ang bar exam, hindi yan nababayaran eh, di ba? Ano, tsamba lang. Hindi, matalino rin naman siguro siya. Kaya lang eh, baka sa dami na ng pinagdaanan niya eh, nasira na. Daming ganun kasi, di ba? Dami yung nabubuang dahil dami ng pinagdaanan. Lalo na yung mga nalalasing sa kapangyarihan, aba, totally, nabubuang yan. Natawa ako talaga nung, yun niya, sabi niya. Even though si Kon naman, si President Digong naman, sabi naman niya, ayon kay Mr. Paniello, tinabi naman daw niya na, kung ganun din lang naman pala, sige, ako mismo mag-iimbita sa kanya para wala siyang masabi. Alam mo yan, parang, pero yung pagkakasabi niya, eh, may halong pa na, may halong, alam mo yun, parang nakakaloko na yung pagkakasabi niya. Though, gagawin naman niya, imbitahan niya personally, kahit na hindi na niya kailangan ng invitation dahil isa siyang cabinet member. At ang mga cabinet members ay required
It is a mandatory to attend the cabinet meeting unless if you are unable to attend the cabinet meeting, you should inform the secretary ahead of time. Ganon. Yun ang dapat. Hindi yung makaka-attend ka naman, wala nang dahilan para hindi ka makaka-attend. Pero ayaw mong umattend dahil bakit? Ayoko eh. Hindi ako inimbita eh. Ano ka, tanga? Tanga lang. Alam mo namang hindi kailangan ng invitation at required kang umattend dun. Bobo. Ako, nag-iinit na naman, kumukulo na naman yung malamnaw kong brain cells dahil dito sa mga pinaggagawa nitong Lugaw Queen na to. Ay, nako. Okay, mga kaibigan, hanggang dito na lang muli dahil talagang umuusok na naman ang bumbunan ng inyong loro dahil sa mga pinaggagawa nitong Democles na damuhong salbahe ngayon, negrong ito. Nako, baka ma-high blood ako, sumasakit ang batok ko. So, hanggang sa muli, mga kaibigan, hanggang dito na lang muna. Magpapaalam po muli ang inyong abang lingkod, si Mang Isko Albulario. Nagiiwan ng isang kasabihan. Antok na ako. Nagiiwan ng isang kasabihan, bato-bato sa langit, ang tamaan, tsak may bukol. Okay, mga kaibigan, hanggang sa muli. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, click po ninyo yung subscribe and please click po ninyo yung bell button para nang sa ganun, maging updated po kayo sa mga video na pinopost po natin araw-araw. Sa mga batikos na ginagawa natin sa mga isyung napapanahon at sa mga kuro-kurong binibigay natin sa mga kaganapang nagaganap dito sa ating bansa. Hanggang sa muli, mga kaibigan, na ito ang inyong abang lingkod sa mga eskwalbularyo, nagpapaalam muli. Hanggang sa muli, mga kaibigan.